pang ganito ganda. Ako si Santiago Colomna, 82 taong gulang, nakatira sa Lalo, Cagayan. 14 na taong gulang lamang si Tatang Agon nang dumating ang gera at naging alila siya ng mga Hapon. Pinahinto kaming mag-aaral, pinatigil kami ng maestra kasi dumating na daw ang Hapon. Nabaybayan ba na mapandagkalig di pambantay kayo ko ang kuibadan? Naghukay sila sa bundok ng mga kuiba nila. Noong nakanda na ang mga kuiba, nagutos ang mga Hapon. Nagpapahila daw sila ng kagamitan. Pag hindi kami pumayag, masasaktan daw kami. Pag pumatay daw kami ng isang Hapon, kapalit noon 100 Pilipino. Sari-saring kahundaw ang pinabubuhat sa kanila patungo sa bundok. Ang iba, may lamang bala at baril. Pero may mga kahon na silyado at labis raw ang bigat. Pag hinihila, 2 kalabaw ang kailangan. Pero pag binababa na ang kahon, 3 tao ang bumubuhat sa magkabilaan. Bali, 6 na tao yun. Kwento ni Tatang Ago, ingat na ingat daw ang mga Hapon sa mga misteryosong kahon. Kapag may nagtangkang silipin ang loob nito, agad na pinapatay. Sa palagay po ninyo, Amang, ano po yung ibinabaon ng mga Hapon doon sa hukay? Ay, di mo pala data, di kami bumbaga. Marami silang binabaon eh. Kakaiba ang mga kahong yun. Hindi ko alam kung ano ang laman. Tapos ang gera noong 1945, agad nang kumalat ang kwento-kwento ukol sa mga ibinaong kahon ng mga Hapon. May mga nagsabing ginto raw ang laman ng mga ito. Mula noon, kabi-kabila na ang treasure hunting sa bayan ng Lalo sa Cagayan. Makalipas ang mahigit 50 taon, hindi pa rin maibaon sa hukay ang kwento ng mga umano'y ginto ng mga Hapon. Sinamahan kami ni Tatang Ago sa bundok kung saan umano ibinaon ang mga misteryosong kahon. Malinaw pa rin sa kanyang alaala ang mga sandaling iyon. Isang ginto na natin. Anim na buwan nilang hinukay ang tunnel na ito. Pero imbis na ginto, mga gas mask ang kanilang natagpuan. Si Ben ang panganay na anak ni Tatang Ago. Bata pa lang siya, naririnig na niya ang alamat ng mga misteryosong kahon. 150 pesos kada araw lamang ang kinikita ni Ben bilang magsasaka. Halos kalahati nito napupunta sa treasure hunting. So, naniniwala ba kayong may ginto talaga dito? Mayroon din po. Kahit hindi po kami nakakita, pero sa aming paniniwala, mayroon talaga po. Kaya naghuhukay din po kami. Kaya naghuhukay ka? Opo. Kahit na lugi? Opo, kahit lugi. Malay mo kung matyambahan. Ayaw ipakita ni Ben ang kanyang mukha sa camera dahil siya ay naghuhukay sa isang pampublikong lupain. Saan po kayo naghukay? Mas gusto ni Ben na wala na siyang kaagaw pa kung sakaling mapasakamay daw niya ang gintong inaasam. So, sa loob kayo ng kuweba naghukay? Opo, doon po kayo. Dahan-dahan na ba ito? Noong taong 2000, ilang mga Amerikano raw ang bumisita at tulad ng mga magsasaka, naghukay rin daw sila. So, alin po dyan yung hinukay ng mga Amerikano? Ito po. Sarado po ito noon. Ah, itong buong to sarado dati. Kaso lang may mapa po sila. May mapa sila, tapos? Tapos dito, pumunta sila dito. Tinanong doon sa may-ari nito. Oo. Pumunta yung may-ari nito, tinuro. Kuweba pa talaga yan ng Hapon? Hindi ba natural na kuweba lang yan? Hindi po yan. Talagang pag nabutasan niya, binutasan ng Hapon na. Ang nagtrabaho, Pilipino. Okay tayo doon. Pagkatapos malaman ng mga magsasaka dito na naghuhukay yung mga Amerikano dun sa isang
kuweba doon. Tapos parang may na-unearth sila na tunnel. Nainganyo na yung maraming magsasaka na maghukay na rin at maghanap na rin ng mga kuweba dito. At ito yung isa na hinukay nila. Ay, ang lalim! Pero tinigil na. Opo. Bakit po tinigil? Eh, kasi wala nang makain. Tatlong buwan hinukay? Opo, matigas kasi. Eh, ang laki siguro ng nagastos ng mga magsasaka. O, siyempre naman. Mga magkano po nagastos nila kaya dyan? Mahigit 20. 20,000? Isang higanting puno ng balete ang piping saksi sa hukay ng mga magsasaka. Bumalik sa aking alaala ang mga dokumentaryong nagawa ko noon ukol sa treasure hunting. Ang mga Japanese treasure maps kasi, pirming may punong nakaguhit. Malaki ang kaso ng tinanaburan naman. Sa gitna ng mga ugat, may butas akong naaninag. Parang may kwarto sa loob. Pero hindi mo lang natin masyado makita kasi tinubuan na ng ugat ng puno. Tabi-tabi po, masikip lang kasi natabunan na ng mga ugat ng balete tree. Pero pag sinilip mo dun sa loob, maluwag siya eh. Dilamo na ng ugat ang madilim na lagusan. Animoy sadyang isinara ng kalikasan. Pero di ako pinatahimik ng aking isip. Naglakad pa kami sa kagubatan. Mas maganda dito. Kasi may taanan dito. Baka lipas ang kalahating oras. May tunnel nga. Wow. Lalig, no? Marami na akong napuntahang kuweba eh, pero hindi ganito kalinis yung pagkakaano, gawa ng pader. Parang patag na patag eh, no? Tapos sukat na sukat sa tao. Malawak pa siya dun sa loob. Nagdalawang isip akong pasukin ang madilim na lagusan. Saan kaya ito patutungo? Ay, ang lalim pa. Uy, nagsasanga dito? Oh, may isa pa. May chamber siya. Oh my, ito na yun. Nang matuklasan ng mga magsasaka ng Lalo, Cagayan ang tunnel na ito. Sa unang tingin, tila isang madilim na kuweba lang ang aming pinasok. May mga panigi? Okay lang bang dumiretso dyan? Pero habang lumalalim kami sa butas, lumalawak ng lumalawak ang tunnel. So kung kanina nakayuko talaga tayo, halos nakaspot, ngayon dito, pagdating dito, nakakatayo na ako. Matangkad ako, 5'5 ako eh. So, palaki ng palaki yung butas. Saan kaya ito tayo dadali nito? Kilala ang mga sundalong Hapon sa paggawa ng mga tunnel nung panahon ng gera. Ayon sa kasaysayan, strategiya nila ito para makaiwas sa mga air raid ng mga eroplano ng Amerikano. Ang lawak pa nito, grabe. Ang layo pa. Iisipin ko may kalsada dito eh. Halos 15 minutes na kaming naglalakad sa loob ng madilim na tunnel nang biglang... Uy! Nagsasanga dito? Oo. Oh, may isa pang... May chamber siya. So hindi lang siya iisang diretsong tunnel na ganun. Nagsasanga-sanga siya. Parang kala mo highway na merong mga iski-iskinita, no? Pinasok namin ang isang kwarto. Pero may iba na palang nagbabantay dito. Huli ko yung sawa. Ano? Sawa.
Ay, ano, sawa? Ano, ilaw dito, dami yung ilaw dito. Ano? Sawa? Malik, oh my God, may ahas! Ah! Oh no. Okay, so isa lang ibig sabihin nito, may ahas doon. Lalabas tayo, mali yung napuntahan nating chamber. Maya-maya pa, isang ugat ng kahoy ang tumambad sa aming nilalakaran. Ugat na to ng puno! Sinundan namin ito at... Mas lumalaki yung ugat, dumediretso papunta doon. At saka mukhang pataas na siya. Paahon! Maitim na siya, oh. Hindi na. Sundan natin ngayon. Sa dulo ng tunnel, may naaninag akong liwanag. Saan kaya ito patungo? Oh my! Ito na yun! Ito yung pinasok ko kanina. So, ibig sabihin, sa ilalim ng puno ng balete, gumawa sila ng tunnel. Paikot-ikot. Na paikot-ikot. Sinubukan kong pasukin ang maliit na lagusan. Oh my God, ito na yung exit. Ito na yung labasan ng kuweba. Halos lamunin ako sa laki ng mga ugat. Kung di ako nagkakamali, ito rin ang higanting puno ng balete na nakita ko kanina. Sige, subukan natin itong ugatin. I'm very sure na kung inakyat ko to, lalabas ako sa... Ayan na nga, lalabas nga ako dun sa puno ng balete. Bakit ito ginawa ng mga Hapon? Simpleng taguan nga lang ba ito nung panahon ng digmaan? O may mas malalim pang sikretong nakabaon? Noong World War II, iba't ibang bansa sa Asya ang sinakop ng mga Hapon. Ayon sa mga historian, kasabay ng pananakop, pinagnakawan din umano ng mga Hapon ang mga bansa tulad ng Korea, China, Taiwan, Malaysia, Burma at Singapore. Kinamkam daw ang ginto ng mga ito, gold bars, gold coins, pati raw mga golden Buddha. Kung saan ito dinala, hanggang ngayon ay di pa rin matiyak. May mga alamat na nagsasabing dinala umano sa Pilipinas ang mga ninakaw na ginto. At nang matatalo na raw sila ng mga Amerikano, ibinaon daw ng mga Hapon ang ginto sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ito ang mga kinuwento ng mga Pilipinong naging saksi umano sa pagbabaon ng mga ginto. Si General Tomoyuki Yamashita ang huling general na namuno sa Japanese Imperial Army sa Pilipinas. Siya ang sinasabing namuno sa pagtatago ng di umanong ninakaw na ginto ng mga Hapon. Malungkot, masaya, halos nandiyan na lahat. Ito ang dahilan kung bakit maraming treasure hunters ang interesado sa mga bayan sa dulo ng Cagayan. Sa inyo pong hinala, meron pong binaon na treasure ang mga Hapon dito sa Gonzaga? Sa akin, ayon sa pagkakalam ko, napakarami. Napakarami? Napakaraming ginaon dito. Dito lang sa area ito, walo na yung malalaking spot dito eh. At isa doon pupuntahan natin ngayon? Yun ang isa ang pupuntahan natin. Okay, halika na po sir. Let's go. Mahigit 10 taon ng treasure hunter si Ka Aris. Di niya tunay na pangalan. Iniwan na niya ang kanyang trabaho at pamilya alang-alang sa ginto. Ang bayan ng Gonzaga ang isa sa mga itinuturing na entry points ng Japanese Imperial Army. December 10, 1941, nang dumating sila sa bayang ito. Gonzaga rin ang isa sa mga exit points ng Japanese Army noong 1945, nung tapos na yung gera at papatakas na sila papuntang Taiwan. Kung kaya naman maraming treasure hunters ang naniniwala na kung may kayaman namang ibabaon ng mga Hapon, posibleng isa ang bayan ng Gonzaga sa mga lugar na pagtataguan nila nito.
Habang naglalakad, ipinakita sa akin ni Kaaris ang isang set ng Japanese codes na kanyang iniingatan. Nanggaling paumano ito sa mga Hapon at laman daw nito ang mga simbolong ginagamit ng mga Hapon sa kanilang mga treasure map at treasure sites. Makalipas ang ilang oras, narating din namin ang hukay nila Kaaris. Ay, ito na! Wow! Paano niyo po nalaman na dito maghuhukay? Eh, ayon sa ano yan eh, base sa mapa. Kasi itong ano, itong ilog. May ilog daw? Oo, may ilog. Tapos? Yung, yan, yung natumbang naro na may naro dyan na nakano. May puno na malaki? Oo, na naro yun. Oo. Ayun yung puno na yan na... Ay, ayun! Ayun yung puno! Tatlong hukay ang nakita ko sa lugar. Ang nasa ilalim ng puno ng Nara, isang maliit na balon na puno ng tubig, at isang malalim na abandonadong hukay. Ito yung unang butas na hinukay ng grupo. May kasama pa raw silang American treasure hunter noon. 55 feet ang lalim ng hukay na ito. Pero pagkatapos daw ng 6 na buwan na paghukay, tumigil din sila matapos raw mamatay ang isa sa kanilang mga kasamahan dahil sa hukay na ito. Sa kwento ni Kaaris, may mga misteryosong bote umano silang natuklasan sa gitna ng kanilang paghuhukay. Nung matamaan yung ano na yon, sumingaw siya. May sumingaw? Oo, sumingaw na kukuni yun eh. Piiiit! Ano yun? Eksaktong na amoy niya yung ano, yung cyanide. Parang gas. Oo, yung gas na yon. Doon na siya ano. Mabuti na lang kamo. Dito na lang siya bumagsak. Hindi na bumagsak pa siya. Namatay agad? Namatay. Animoy eksena sa pelikula. May poison gas nga ba talaga noong mga panahong iyon? Nang puntahan ko ang pangatlong hukay, mas maliit at mas masikip ito. So, kuya, gano'n na po kalalim itong kinalalagyan natin? Ilang feet na po ito? Mula dyan sa ibabaw, kung hanggang dyan sa ground level, Uh-oh. Ay nasa 12 feet na ito. Masangsang ang amoy sa ilalim ng lupa. Ayon kay Kaaris, naka-jackpot daw sila dito kamakailan. Akala ko ginto ang ibig niyang sabihin, pero isang makinis na bato ang ipinakita niya sa akin. Ay, ang bigat. Yan. Ito, rectangle siya. Ayan. Itong rectangle na ito, ibig sabihin, pagka dyan sa treasure hall, ay may nakatagong kayamanan dyan sa ilalim. Nasa ilalim niya. Bato yan na ginawa ng tao na palatandaan. Na ibig sabihin, pagka naabot mo yung ganyang, may nakakita ka ng mga ganyang palatandaan ganyan, may mahalagang bagay na nasa ilalim niya. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko si Kaaris nung mga panahong iyon. Marahil dahil hindi ako treasure hunter, sa aking mga mata, simpleng bato lang ang mga ito. Ang sa akin kahuan, di ba ni kami pagtawanan, at saka hindi naman kami nang hihingi ng anuman tulong sa kanila. Kundi sarili lang namin yung aming inaabala at saka ibig sabihin eh wala silang pakialam sa buhay namin. Nang minsang tanungin si dating Pangulong Ferdinand Marcos ukol sa mga aligasyon ng hidden wealth, pabirong sinabi ng dating Pangulo na natagpuan na raw niya kasi ang ginto ni Yamashita. Pabiro itong sinabi, pero sineryoso ng maraming treasure hunters. Sa panahon ni Marcos, muling nabuhay ang alamat ng yaman ni Yamashita. Nandyan ang Golden Buddha na nahanap umano ni Rogelio Rojas sa Baguio at ang paghuhukay sa Fort Santiago. At kung dati sa mga bundok lang naghahanap ng nakabaong yaman, ngayon pati loob ng bahay, bakuran at balon, hinuhukay na rin nila. Ano po itong balon na ito? Bakit po significant po ito? Ito kasi existing na nung before pa ng Japanese eh. Oo. So, ito, itong nasa ibabaw, yan, sulat niyang nung nag-ayos na Japanese ito. Oo. And then,
ang nakasulat, pinabasa ko sa ano yan, ang sabi, parang yung ano lang battalion, battalion, parang ganun. Ito is a significant mark na ibig sabihin, ang hinala namin, di ba, it's something here. Dahil sa mga Japanese markings sa balon, hinukay ni na Kapitan Miwa ang katabi nitong lupa. Pati loob ng kanilang bahay, kanila na rin hinukay. Ito, lahat to, butas to. Oh, kasi semento lang kasi. Ang bakuran, hindi rin pinalagpas. Nung mag-pump kami, yung mga dumikit doon sa metal, which I think precious, kulay ginto eh. It, parang ano ng coin eh, kasi makita mo yung ano niya, bakat ng coin na kulay yellow. So, malamang gold coin yun. So, eh, bakit hindi nyo pa kinuha kung nakita nyo na po yung... Hindi namin maiahon dahil yung butas namin kasi 0.9 meter lang. The box is bigger, so hindi siya may taan din. Inhinyero si Kapitan Miwa at aniya, hindi lang sa treasure maps at markers daw siya umaasa. May metal detectors daw siya at iba pang high-tech gadgets. Yung metal detector namin, we bought that for almost $7,000. Ayon kay Kapitan Miwa, bukod sa gastos sa kagamitan, halos 1,000,000 piso na raw ang nagagastos niya sa pagte-treasure hunting. Wala pa raw siyang nakukuhang ginto, pero di raw siya nabibigo. Mahigit 6 na dekada na ang alamat ng ginto ni Yamashita. Pero hanggang ngayon, sa gitna ng modernong panahon, buhay na buhay pa rin ito. At umabot na pati sa internet. Sa isang website, isang Japanese treasure map ang binibenta. Ang halaga, $100 to $1,000. Itong may-ari nito, itong mapa na ito, matagal na pala nilang ipinaghanap ng financier. Kasi nga, itong mapa na ito, hindi ito magagalaw ng kahit sino na wala siyang mga high-tech detector. So, nag-advertise ako sa internet. Ayon kay Mang Domingo, nakuha raw niya ang mapa mula sa asawa ng dating masahista ng isang Japanese general. Sa Tanay Rizal daw matatagpuan ang ginto at ang mapang ito raw ang magtuturo ng eksakto nitong kinalalagyan. Hiniram ko ang mapa at pinagmasdan. Tila pamilyar sa akin ang itsura ng mapa. Noong 1993, isinulat ni Charles McDougald ang librong Asian Loot. Binasa ko ito nung bagong researcher pa lang ako sa GMA 7. Sa loob ng libro, may mga treasure maps na nakalitrato. At isa dito, kamukhang-kamukha ng binibentang mapa ni Mang Domingo. Parehang-pareha talaga. Ito na rin talaga yon. Ngayon, ang hindi nga lang natin alam, paano siya napunta rito. Siguro napunta yan doon sa... yung mga gumagawa ng libro na isa, kinopya na lang siguro. Pero nang tingnan kong muli ang mapa ni Mang Domingo, halatang-halata na Xerox copy lamang ito. At sa ibaba ng mapa, mababasa ang mga katagang treasure map na kaparehong-kapareho ng font o klase ng mga letra na ginamit sa libro ni McDougald. Pinasuri namin sa isang Japanese war expert at historian ang naturang mapa. Totoo po ba itong mapang to? This I can say that, I mean, not real Japanese because firstly, masyadong simple yung characters. These are all what you'd call katakana. Lahat ng nag-uumpisang mag-aral ng Japanese, start learning this. Day one, ito this yung... This is beginner's Japanese. Beginner's Japanese. At sino gumagamit ng katakana? Children. Ibinakita rin namin kay Dr. Jose ang mga treasure codes and symbols na ginagamit ng mga treasure hunters. East, west, north. They do not use east. They don't use letters for this. They never use letters. Kung sa compass, north, meron silang character for north, meron silang character hindi sila for magagamit ng letter E, letter no, W. No, no. And especially during that time, anti-American sila. Ibinabasa ko rin kay Dr. Jose ang Japanese markings na nakita namin sa lumang balon. Akala ko may ebidensya ng ginto ang mga karakter na nakasulat, pero... No, this is July. And then dapat may numero din dito. So it's... July, ito yung isa pa. Ito yung July. This would be a number also. So ito yung date. So date lang ito? It's a date. It's a date.
Pati ang sinasabing cyanide na ikinamatay daw ng kasama ni Ka-Aris at siyang ginawang proteksyon daw ng mga Hapon sa ibinaon na tagumyaman ay kanyang ipinaliwanag sa amin. Question one is, saan mo makukuha yung poison gas? Japan was not using poison gas in the Philippines. Ayon kay Dr. Jose, totoong nagnakaw ng limpak-limpak na ginto ang mga Hapon noong World War II. Pero, meron silang nakuha. But that loot went straight to Japan. Ba't nila dadalhin dito? Yung Korea, very, very strategic yun. At yung Korea, colony pa nila yun. Ba't nila dadalhin dito sa Pilipinas when alam nila na yung population dito galit sa Hapon? Pero kung walang ginto sa Pilipinas, bakit tagtad ng mga tunnel ang probinsya ng Cagayan? This is not unique sa Philippines. Ginawa nila ng mga tunnel sa South Pacific Islands. Ang sabi po ng mga treasure hunter, dahil daw doon din nilalagay ang treasure? I wouldn't say that. Kasi lahat ng battlefield areas ng Hapon, especially 1944-45, may tunnels. If you have the headquarters right there, ba't mo ilalagay yung treasure? Dagdag pa niya, 10 buwan lang daw na malagi sa Pilipinas si General Yamashita. Mainit na raw ang bakbakan noon at papatalo na ang mga Hapon. Wala na raw panahon si Yamashita para maglibot at magbaon pa ng ginto. Totoo po ba o hindi ang Yamashita treasure? Personally, I think hindi totoo. Firstly, because hindi talaga si Yamashita. Wala siyang dala dito. And then, binubomba na yung Manila at that time. So, isang eroplano lang yung binala niya dito, na yung mga kasangkapan lang niya. Pero ilang ulit mang batikusin ng mga eksperto ang alamat ng ginto, tila sarado na ang isip ng mga treasure hunters ukol dito. Kasi sila, akala nila, yung treasure is parang ano lang, imagination lang. Pero meron kasi mga proofs kami na talagang meron. That it exists. Yes, that it exists. Dalangin ang pagsukoy, huwag mong gawin ang gasay. Hindi ko masisisi ang mga tulad ni Mang Ben na umasa sa alamat ng ginto ni Yamashita. Kung buong buhay mo nga naman nakasubsob sa pagbubungkal ng lupa, isang kahig isang tuka, madaling maniwala sa panaginip na may kayamanan sa lupang iyong hinuhukay. Yung mga Pilipino kasi gustong ano eh, gusto parang isang sandali lang mayaman ka na. Kaya kung ganito, kung talagang mahirap ang karamihan ng tao dito sa Pilipinas, hindi mamamatay ang mga kwentong ganun. Walang masama sa pangarap, pero sa ilang pagkakataon, ang pangarap na ginto ang maaaring siya ring magpahirap sa mga nakilala kong treasure hunter na sina Mang Ben at Ka-Aries. Sa bagay, iba't ibang kahulugan ng kayamanan para sa iba't ibang tao. Hindi ako treasure hunter at hindi rin ako eksperto sa kasaysayan. Pero naniniwala ako na ang tunay na ginto ay wala sa ilalim ng lupa kundi nasa ibabaw. Hindi nakabaon, bagkus itinatanim. Hindi swertihan, bagkus pinagsisikapan. Wala sa hukay, bagkus nasa kung paano tayo mabuhay. Ako po si Kara David at ito po ang Eyewitness.